At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Batas Pambarangay sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Eh Bayaw, kumusta ang interview ng mga media sa'yo? Eh, okay lang Bayaw. Eh, tinangkang sabutahin nila kagawada Asyong at kagawada Adong eh. Pero pinauli ko silang dalawa, kina Ambring at Benito, kasama si Paseng. At kasama nila si Rudolph eh. Ayun, nagulpi sila. At hindi sila pinaniwala ng media dahil sinabi kong mga siraulo sila. Eh, ganun ba Bayaw? Oo, Bayaw. At isa pa nitong si Punyang. Ay nagwala at kinalagkad kong iniuwi dito sa bahay dahil hinabol ang mga Marites na bating. Eh nako, eh madadal-madal pa naman yun. Hindi sila pwedeng saktan. Ganun ba Bayaw? Nakaw, eh talagang sobra na ang Punyang na yan. Nasaan ba siya Bayaw? Eh nandyan sa kwarto ninyo. Kailangan mag-usap kami ng Punyang na yan. Kung hindi ko magusto ng sagot niya sa akin eh, mabubugbog ko siya, Bayaw. Ay, sige, Bayaw. Hindi ko kukonsintihin ng kapatid ko. Ay, sige, pasukin mo na siya sa kwarto at bugbugin mo lang kung gusto mo. Bayaw. Oh, bakit? Natutuwag ka? Hindi mo kayang bugbugin? Ay, nako, kung ganyan ka, Bayaw, talagang mananatili kang tatawagin nilang Andres. O, Under the Saya, Bayaw. Andres. Hindi ako Andres, Bayaw. Kundi, mapagmalang ako sa asawa. Eh, bakit hindi mo na aminin na Andres ka, pare? O, kaya membro ka ng takusa. Anak ko, Bayaw. Hindi ako Andres, ha? Ano yung takusa, Bayaw? Takusa? Takot sa asawa. Bayaw, hindi totoo yan, Bayaw. Matapang ako, Bayaw. Sandali lang, ipapakita ko sa'yo kung gaano ko katapang, Bayaw. Punyang! Lasing ka, Punyang! Bumisit ka! Punyang! Bayaw! Bayaw! Bakit, Bayaw? Anong nangyari? Bayaw, si Punyang, tignan mo! Tignan mo! Pining, napanood mo ba yung palabas sa television? Yung in-interview ng mga media kay Kapitan? Oo naman, Veronica. Pinanood ko lahat ng balita sa television. Di lang si Kap ang magaling. Pati ikaw eh. Bilib sa iyo ang mga media sa mga sinabi mo. Alam mo, Pining, hangang-hanga talaga ako kay Kapitan. Ang galing-galing sumagot sa mga tanong ng mga media. Alam mo, Pining, dahil dyan, bihag na bihag ni Kapitan ang damdamin ko. Ha? Veronica? Nahihibang ka na talaga. Gumising ka na nga sa katotohanan. May asawa ka na. Malaking kasalanan yung ginagawa mo eh. Eh wala akong magagawa eh. Dahil sa paghanga ko kay Kapitan, handa akong magkasala. At kahit maparusahan ako ng Diyos, kahit mapunta man ako sa impyerno, itatanggapin ko dahil dun ako masaya. Naku, Veronica, hibang ka na talaga. Ate Pining! Ate Veronica! Ha? Si Tintin, humahangos na papunta rito. Ano kayang nangyari sa kanya? Ate Pining, may masamang balita. Ha? Anong balita yan, Tintin? Si Aling Punyang! Nagpakamatay mismo sa loob ng kwarto nila, Kap. Ano? Si Aling Punyang? Nagpakamatay? Bakit? Hindi ko alam, ate. Pero sabi ng mga kapitbahay nila, nagpakamatay daw dahil sa selos. Ano? Oh, hayan Veronica. Tignan mo ang nangyari. Dahil sa'yo, nagpakamatay si Aling Punyang. O di mabuti! Mas masaya ako kapag totoong namatay na siya. Veronica!
talagang madulas ang karyong na yun, ha? Palibasa, bayaw niya kasi ang vice mayor. Pero hindi ako susuko. Gagawa ko ng paraan para mapabagsak kita, karyong. Hindi ako makapapayag na sa susunod na barangay eleksyon ay ikaw pa rin ang mananalo. Ha! Mapapahiya na kayong magbayaw dahil matatalo ka rin agaton. Dahil kakandidato uli si dating Vice Mayor Timprosio. Malas mo lang. Ha! Babalik na ang agila. Ha! Teka. Tama. May naisip na akong paraan para masira ng tuluyan at mapabagsak kita. Ha! Tama. Humanda ka, Karyong. Sa pamamagitan ng naisipan kong ito, malas mo sa akin ang huling baraha at akin na ang alas. Ha! Sa palagay mo, pare, epektibo kaya ang naisipan mong paraan para mapabagsak natin ang karyong na yun? Oo, paring Adong. Magtiwala ka lang sa akin. Kaya tulungan mo ko para maisagawa ang plano kong ito. Kinakabahan ako, pare. Ha? Baka maulit na naman yung nangyari sa atin, eh. Kamuntik na tayong mapatay, pero hindi naman tayo nakaganti sa kanila dahil ang daming sumuporta sa kanya. Pero sa naisipan kong ito, pare, malas niya. Ha. Babagsak ka rin, Karyong. Babagsak ka rin. Ano ba yung naisipan mo, pare? Hindi mo pa nasasabi sa akin, eh. Pare, bobo si Karyong. Hindi niya alam ang batas, pare. Pero tayo, alam natin. Kaya sa naisipan kong ito, malas lang niya. Ano nga yan na, pare? Sabihin mo na sa akin para makakilos na tayo. Huwag kang papatay-patay. Ikaw ang papatay-patay niyan. Huwag mong ibalik sa akin yan. Alam naman natin, pare, na matagal lang hindi niya kasundo ang asawa niya, hindi ba? Oo. Oh. Dahil laging nagsisilos si Punyang. Oo. Oh. Nako, teka. Alam ko na yung plano mo, pare. Paliligawan mo sa akin si Punyang, ano? Nako, ayaw ko, pare. Pangit na nga, kulubot pa ang balat. Nako, para akong nakikipagtalik sa bangkay niya, na ayaw ko, pare. Ikaw na lang kung gusto mo. Tanga! Hindi yan ang naisip ko, pare. Ano? Bakit kasi binibitin mo pa ako, eh? Sabihin mo na kaagad kung ano ang gagawin natin. Ha? Pare, gamitin natin si Punyang para sa plano na... Ayan. Sinabi mong gamitin natin si Punyang. Ayoko, pare. Naku. Ikaw na lang kung maatim mo na gumamit ng isang babaeng pangit. Ayaw ko, pare. Ayaw Tanga. Ko. Hindi kanya nang ibig kong sabihin na gamitin natin, pare. Pakinggan mo muna ako kasi. Kung hindi, magagamit natin siya. Siya ang maninira kay Karyong. Mag-imbita tayo ng ibang media. Ha? At papa-interview natin siya. At sasabihin niyang lahat ang bulok ni Karyong. At nang sa ganoon, babagsak ang karangalan niya. At tayo naman ang paniniwalaan ng mga media. Hindi ba? Ganun ba? Tama. Mautak ka talaga, pare. Siyempre. Sa pamamagitan niya, baka atakin na naman sa puso.
at matutuluyan na siyang mamatay. Patawag ang Susana na yon. Patawag niya. Dahil mangagaw siya ng asawa. Inagaw niya ang asawa ni Daniel. Inagaw niya ang asawa ni Mildusa. Huwag kayong mag-alala. Ipapatawag natin. Kailangan makapag-usap kayo. Huwag kayong mag-away-away. Dahil malapit na naman ang mahal na araw. Ilang araw lang eh. Si Mana Santa na naman. Okay, tuloy ng araw, di ba? Mahal na araw na nagdaan. Parang kailan lang. Ay, mga kabarangay. Kwan, huwag na kayong magtiwala kay Kapitan. Ako na lang ang magresolba ng problema ninyo. Ha? Pero kagawad, may batas po tayo sa barangay. Tama na, Veronica. Akala mo kung sino kang magaling sa batas. Bakit? Alam mo bang proses tungkol dyan sa mga problema ng mga kabarangay natin? Lalo na yung mga hindi nagkakaintindihan. Alam mo ba? Alam ko naman po. Baka ikaw ang hindi nakakaalam. Alam na alam ko ang proseso nito. Ano? Gusto mo ba kong sumukan, ha? Veronica? Kung ako, tatlong patawag sa kanila. Alam ko na limitado lang sa tatlong hearing yan dito sa barangay. Ha? Alam na alam ko yan, Veronica. Dahil dati akong number one kagawad. At ako ay elected pa. Nagkakamali ka, kagawad. Mali ang sinabi mo. Wala sa batas ng katarungang pambarangay na tatlong hearing lang ang dapat isagawa ng lupong tagapamayapa. Ang nakasaad doon ay kinakailangang mapagkasundo ni punong barangay sa loob ng 10 araw ang nagrireklamo at iniririklamo mula sa araw na unang nagkaharap ang 2 panig at 15 araw din sa pangkat ng tagapagkasundo. At maaari pa itong ma-extend ng 15 araw pa kung sa palagay ng pangkat ay may pag-asa o tsansa pa ang magkabilang panig na magkasundo. Ganon yun. Tama ang sinabi ni Veronica Kagawadasyong. Ikaw ang hindi nakakaalam ng batas ng barangay. Ikaw ang tanga. Rodolph! Ano po niya nga? Payag ka ba sa sinabi ko? Ha? Pumayag ka na para makaganti ka sa kuya at sa asawa mo? Naawak kami ni Kagawad Daas yung sa'yo eh. Ay, pag-iisipan ko yung sinabi mo, Kagawad Adam. Kailangan na mag-desisyon ka na ngayon po niya nga. Dahil tatawag kami kaagad ng mga media para interviewin ka. At sasabihin mong lahat ng bulok ng asawa mo at ng kuya mo. Bigyan mo lang ako ng ilang oras para makapag-isip. Kagawad adobaw. Adong pala. Punyang, bilisan mo na. Hindi, kwan, dahil tumatakbo ang oras, ha? Ay, Kagawad Adong. Ano po niyang, pumapayag ka na ba?
Veronica, nakita kong galing dito si Kagawad Asyong. Anong kinawa niya dito? Ay, naku, Pining. Sinubukan niya ako. Akala niya siguro, hindi ko alam ang batas. Hayun, hindi siya nakaimik. Dahil binasahan ko siya ng barangay primer. Naku ha, ipinagyayabang niyang dati siyang number one kagawad. Kulang naman sa kaalaman sa batas ng barangay. Yan nga ang problema sa ibang nahalal na kagawad eh. Hindi nila alam ang batas. Kaya ang iba, wala silang nagagawa sa barangay, kundi ang maghintay lang ng kanilang honoraryo. Ay, sana naman. Huwag na nilang ihalal ang mga kandidatong walang kaalam-alam dahil sayang lang ang pera ng bayan. Sana. Pero nakasanayan na nila eh. Kahit walang alam, kung maraming tamag-anak, iboboto nila. Sana. Magbago na ang sistemang yan, ano, para umasenso naman ang barangay. Ah, siya nga pala. Nagpunta ko rito para sabihin sa'yo na may nagpunta rito kanina na nagreklamo. Ha? Si Mildosa ba? Inireklamo yung nang agaw ng asawa niya? Hindi, Veronica. Iba na naman. Si Poldo, inireklamo si Toribio. Ha? Eh bakit inireklamo ni Poldo si Toribio? Ano bang ginawa ni Toribio sa kanya? Natanong daw ni Poldo sila Toribio at ang asawa niya na naghahalika na hubot-hubad. Ano? Yung asawa ni Poldo? Kinaubabawan ang asawa ni Toribio? Eh, naku! Alam mo, pangit ng klaseng babae ni yun eh. Pag nanasaan ni Toribio? Ikaw naman, Veronica. Pintasira ka talaga. Wala tayong magagawa dahil kinursunada nga ni Toribio ang asawa ni Poldo. Kaya yan ang problema na naman. Gumawa ka na naman ng someone para kay Toribio at ipahatid mo sa mga CVO natin. Kailangang mapatawag na sila dahil baka mapasubo na ang bawat isa sa kanila dahil masamang masama ang loob ni Poldo kay Toribio. Oy, Benito, ah. Alika nga rito at huwag kang papatay-patay para kang kuhol na nilagnat kong kumilos, eh. Ha? Eh, bakit kagawa na doon? Ano yung ibinigay mo kay Toribio? Nakita ko yon. Ano yon? Ha? Yun ba? Ay, kagawad. Somon yun. Dahil niklamo niya si Kwan. Nireklamo pala ni Poldo. Dahil, kinagamit niya yung asawa niya pala. Nako ah. Akala mo kung sino kayong pagkakasunduin ng mga nag-aaway. Wala kayong kakayahan dahil bubo ang kapitan ninyo. Nako, huwag ka namang magsalita ng ganyang kagawa na doon. Bakit? Ikaw, alam mo ba ang batas? Ay, oo naman! Ha? Alam ko. Baka ikaw. Ha? Hindi mo alam kagawad. ano? Ako pa? Kagawad ako. Number one, nata-elected din ako. Alam na alam ko yan. Naku, kung alam mo kagawad, ha? Papaano makakakuha ang isang nagreklamo ng CFA? Sige nga. CFA? Ano yan? Oh, hindi mo pa alam kung gawad eh. Ha? Ang CFA, ha? Yan yung Certificate to File Action. Alam mo ba? Kung kailan makakakuha ng CFA ang isang nagreklamo? Alam ko yan noon. Pero... Ako. Parang nakalimutan ko na yata. Ikaw, alam mo ba? Oo, alam ko. Eh, ganito yan, ha? Ang Certificate to File Action, ha? O CFA, katibayan yan na maaari nang magsampa ng kaukulang aksyon sa korte o sa kaukulang tanggapan ng gobyerno.
Isang dokumentado na nagpapatunay na walang naganap na kasunduan o settlement sa barangay. Ito ay makukuha sa barangay kung si Kapitan at ang pangkat ay nabigong mapagkasundo. Ang magkabilang panig, isusumuti ang katibayang ito sa hukuman para sa pagsasampa ng nasangkot sa kaso. O ano? Malino ni Kagawad Tanga? Ay, Kagawad Adobo? Ay, Kagadong pala? Malino na ba sa'yo? Kukuan. Kala mo, ha? Kabisado ng binito na ito ang batas pambarangay. Oh, narinig ko yan! Narinig ko! Akala ko, Tanga, yun pala. Parang matalino siya kaysa sa akin. Oh, kailangan pag-aralan ko ang batas pambarangay para hindi ako kakayanin ng mga lipuras ni Karyong. Humanda kayo. Humanda kayong lahat. Pagod na pagod ako. Ang dami naming pinuntahan ni Mayor. Lalo na yung mga naapektuhan ng kalamidad. Mabuksan nga ang telebisyon. Ayan, tamang-tama, balita. Manunood ako. Kailangan makapanood o makapanginig ng balita paminsan-minsan para malaman ko ang nangyayari sa paligid. Mga kaibigan, nandito na po ang kapatid ni Vice Mayor Agatuon para sa karagdagang detalye kung sino talaga. Si Vice Mayor Agatuon, narito po ang detalye. Si Punyang yan ah. Bakit kaya siya ini-interview? Anong dahilan? Ako si Punyang. Kapatid ako ni Vice Mayor Agatuon. Napakasama ng ugali ng Kuya Kao. Hayop siya, sadista siya. Lagi niya akong binubugbog at lagi niya akong tinututukan ng baray. Punyang, mapapatay kita ng animal ka. Mapapatay kita. Kaya ang gagawin ni Vice Mayor sa narinig na sinabi ni Aling Punyang sa media? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Batas Pambarangay sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!